Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalimutan kong magpanimula. Bilang paalala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina pagkasamautu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, patakutan niyong Allah sa tamang kahulugan ng pagkatakot at huwag niyong hahayaan na kayo mamatay sa labas ng pananampalatayang Islam. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O kayong mga mananampalataya, patakutan niyong Allah at bawang magsabi lamang ng mga mabuting salita, makatotohanang salita, at huwag kayong magsisinungaling sapagkat kanya kayong gagabayan sa pang-araw-araw niyong pamuhay at kanyang patatawarin ang mga nagagawa niyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanang makakamtan niya ang dakilang tagumpay dito sa ibaba ng lupa, lalong-lalo sa bilang buhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. O isang katauhan, maging masunuri kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa isang tara si Adam, at mula sa kanya dilikha niya ang kanyang asawa na si Hawa o si Eva, at mula sa kanilang dalawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha ng maraming mga kalalakihan at mga kababaihan. Katakutan niyong Allah sapagkat sa kanya niyo nailing ang karapatan niyo sa isa't isa, at huwag na huwag niyong puputulin ang pakipag-ugnayan sa inyong mga pamilya o kamag-anak sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na tagapagmasid sa inyong lahat. Ang mga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga iba't ibang mga panahon o iba't ibang mga lugar. At sabihin, hinigit niya ang ibang mga buwan sa ibang buwan. At ganoon din, hinigit niya ang ibang araw sa ibang mga araw. Katulad ng halimbawa, ang tiyatawag na buwan ng Ramadan ay hinigit niya sa ibang mga buwan. Okay? At ang araw naman ng Juma ay hinigit niya sa ibang mga araw. Ang araw ng Juma ay mataas, ay may mataas na kinalalagyan o pwesto sa katayuan ng Islam. Tulad ng nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa ang pananatili ng mga peregrino sa tiyatawag na lugar ng Arafah na malamit sa Makka, na ito ay sabihin sa ikasyam ng buwan ng Dhulhijjah. Okay? At ang tinatawag naman na Eid al-Fitr, ito naman ay pagtatapos ng pag-aayuno ng mga Muslim sa buong mundo, at ito ay kanilang sinisilibrate sa loob ng tatlong araw, at ito ay nagsisimula sa unang araw ng buwan ng Syawal, at ito ay umaabot ng halos tatlong araw. Okay? Ito ay umaabot ng tatlong araw. At ang tiyatawag naman na Eid al-Adha naman na napapaloob sa buwan ng Dhulhijjah na nasa ikasampung araw ng Dhulhijjah, ito naman yung araw ng pagsasakripisyo. Ito naman yung araw ng pagsasakripisyo. At ito ay nasa ikasampung araw ng Dhulhijjah. Ngayon, ang araw ng Juma, ang kahigtan at mga alituntunin nito
kung saan natutukoy ang mga di pangkaraniwang natatangi sa ibang mga araw. At halimbawa, una, ang araw ng Juma ay pangunahing araw sa lahat ng mga araw. Ang araw ng Juma ay pangunahing na araw sa lahat ng mga araw. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, tunay na ang araw ng Juma ay pangunahing sa lahat ng mga araw at ito ang pinakadakilang araw para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagos ito'y mas dakila kay Allah kaysa sa araw ng Eid al-Adha at Eid al-Fitr. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuting araw na sinikatan ng araw ay ang araw ng Juma. At sa araw na ito, nilikha si Propeta Adam at sa araw na ito, siya ay pinapasok sa paraiso at sa araw din ito, siya ay pinalabas sa paraiso. Siya ay pinalabas sa paraiso. Okay. Pangalawang kaitan ng at alinduin ng araw ng Juma, ang araw ito ay maiksing pagdiriwang ng mga Muslim. Okay? Pagdiriwang. Hindi ko sinabing kapistahan kasi ang salitang piyesta ay galing sa labas ng Islam at ito ay sabihin, may mga isinisilibrate ng mga ano, ng mga tao na mayroong tiyatawang na related sa relihiyon. So mas magandang celebration o tiyatawag na pagdiriwang. Okay. Kapag tumabat ang Eid al-Fitr o di kaya Eid al-Adha sa araw ng Juma, magiging dalawa ang pagdiriwang sa araw na ito. Okay. Sino na magsagawa ng Salatul Eid ay maaari na siyang hindi magsagawa ng Salatul Juma. Dahil ito ay hindi na sa pinitan para sa kanya, ngunit kailangan niyang magsagawa ng Salatul Duhur. Okay. Natatandaan niyo yung Eid al-Adha? Yung Eid al-Adha, itong nakaraan, anong araw na tapat? Ha? Anong araw na tapat? Maraming hindi nagsara ng ano, ng Eid al-Adha, ng Salatul Eid, no? Nung Adha. Eh, hindi niyo alam yung araw. Yung Mal-Juma. Yung Mal-Juma. Di ba? Itong nakaraan lang. Natapat sa Yung Mal-Juma ang Salatul Eid. Yung kita ng Eid al-Adha. Kaya maraming, makikita niyo sa mga masjid na mailan-ilan yung nagsara ng Salatul Juma sa masjid. Kasi nakapagsara na sila ng tiyatawag na Salatul Eid. Pero, hindi pa rin exempted na hindi ka na magsasala. Magsasala ka pa rin ng Salatul Duhur. Magsasala ka pa rin ng Salatul Duhur. Okay. Pangatlo, sa araw na ito ay pinapatawad ang mga kasalanan. Sa araw ng Juma, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Okay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Juma hanggang sa ikalawang Juma ay kapatawaran para sa mga nagawang kasalanan sa pagitan nito. Huwag lang makagawa ng mga malalaking mga kasalanan, yung mga major sin. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naligo at pagkatapos ay pumunta sa masjid upang isagawa ang Salatul Juma at siya ay nagsagawa ng sunnah, pagpasok sa masjid, yung pagrespeto sa masjid, okay? At pagkatapos ay nanahimik hanggang sa matapos ang imam sa kanyang khutba o yung sermon, at pagkatapos ay nagsagawa ng sala ng Juma kasama ang imam, patatawarin sa kanya ang mga kasalanan na gawa niya sa pagitan ng dalawang Juma, karagdagang pang tatlong araw. Karagdagang pang tatlong araw. Okay? Pang-apat, ang naglalakad patungong masjid sa araw ng Juma. Ang naglalakad patungong masjid para magsagawa ng Salatul Juma. Sa bayat hakbang niya ay may nakalaang gantimpala na ang katumbas ay isang taon na pagsamba na may kasamang pag-aayuno at pagsasagawa ng sala sa gabi. May kasamang pag-aayuno at pagsasagawa ng sala sa gabi.
Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naligo sa araw ng Juma at hinugasan ang ulo at maagang pumunta sa masjid at inabot ang unang sermon at lumapit sa lugar ng imam at nakinig na nananahimik, sabihin niyo nakinig ng sermon o khutba, ang bawat hakbang na inilagad niya ay gagantimpalaan at ang katumbas ng isang taon na may mga pag-aayo at sabihin gagantimpalaan na may katumbas ng isang taon na sa loob ng isang taon na yon ay may kasamang pag-aayuno at pagsasagawa ng sala sa gabi. So yung ang sinasabi nito mga kapatid, yung paghakbang. Okay? Bawat hakbang. Okay. Panglima, sa araw ng Juma ay may isang oras na katanggap-tanggap dito ang mga dua o panalangin. Sa araw ng Juma ay may isang oras dito na katanggap-tanggap ang dua o panalangin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na nasa araw ng Juma ang isang oras na sabihin, na kapag ang isang Muslim ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kabutihan, maliban na ibigay sa kanya ito ni Allah, ang kanyang panay, maliban na ito ay dinggin. Okay. At kanyang sinabi, at ito ay saglit na oras lamang. Kanyang sinabi, ito ay saglit na oras lamang. Isang oras sa Yumag-yumag. At ang panalangin ng maraming mga scholar sa tungkol sa oras na kung saan hinaman itong tanggapin ang panalangin ay nasa pagkatapos ng Salatul Asr. Pagkatapos ng Salatul Asr. At ganoon din ay hinangat mo sa pagkatapos ng tanghaling tapat. Kaya kinakailangan isa isang Muslim na paramiin ang panalangin niya sa oras na ito para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid na Muslim. So, ikse, matatagpuan ang oras na ito pagkatapos ng Salatul Juma, okay, yung sinalangin kanina, at pagkatapos ng Salatul Asr, bago magsala ng Maghrib. Kasi pag nag-adan ng Salatul Maghrib, yung sab na. Okay, panibagong araw na. Hindi na sa araw ng yung pag-adan ng Salatul Maghrib, kasi lumubog na yung araw, araw na nagsimula ng araw na ng Sabado. So, samantala natin mga kapatid, yung oras na, maiksing oras, na kung saan dinirinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng isang nanalangin na kanyang alipin. Pagkatapos ng Salatul Juma at pagkatapos ng tiyatawag na Salatul Asr. Pang-anim, inilaan niya subhanahu wa ta'ala ang araw ng Juma sa umba na ito at hindi ipinagkaloob sa mga angkan ng kasulatan. Hindi ipinagkaloob sa mga ahlul kitab o yung tiyatawag ng mga angkan ng kasulatan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi pinagbabayad ni Allah sa Juma ang mga taong nauna sa atin. Kaya naging kaarawan ng mga Hudyo ay araw ng Sabado at sa mga Kristiyano naman ay araw ng Linggo. At ipinagkaloob sa atin ni Allah at tayo kanyang pinagbabayad sa araw ng Juma. At isinunod niya sa araw ng Juma ang Sabado at ang Linggo at sila'y sumusunod sa atin sa araw ng paghukom. Tayo ang mga taong huli sa mundo ito, ngunit tayo ang pangunahing umma sa kabilang buhay na unang bibigyan ng paghukom bago isunod ang mga ibang nilikha. So, ibig sabihin, mas nauna ang Juma kaysa Sabado at Linggo. Di ba? Sumusunod lang sila. Nauna tayo. Tayo ang pinakahuling umma, pero tayo ang unang-unang hukuman sa araw ng paghukom. So, sunod ang ibig sabihin mga Hudyo at mga Islamic, hindi lang mga Ahlul Kitab. Okay. Ang araw ng Juma ay hindi maganap kung ang araw ng paghukom ay hindi maganap kundi sa araw ng Juma. Ang araw ng paghukom ay hindi maganap maliban sa araw ng Juma. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maganap ang araw ng paghukom sa araw ng Juma. Isa pa, ang pagkamatay sa araw ng Juma ay kasama sa mga pertandaan ng magandang pagkamatay.
Alam ko alam kung anong oras namatay yung nilalaman mo yung sinalahan natin kanina. Kung ito ba ay namatay sa gabi ng Juma, kasi paglubog ng araw kahapon, gabi ng Huwebes, Juma na 'yon. So nilalaman ko anong oras namatay yung kapatid natin na sinalahan kanina. Okay. Walang sino ang Muslim na namatay sa anong Juma, at sinabi ng Propeta sa sabi niya, walang sino ang Muslim na namatay sa anong Juma o di kaya sa gabi ng Juma, maliban na siya'y pangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa nangyayaring pagsubok o kaparusahan sa libingan. Kaya isa sa mga palatandaan ng magandang pagkamatay na tayo mamatay sa araw ng Juma. Yan. Na yun ay ibig sabihin protection sa kaparusahan o pagsubok sa tinatawag na sa libingan. Okay. Isa pa, ang pagpapala ng Salat ng Juma ay kasama sa mga malalaking kasalanan. Ang pagpapala ng Salat ng Juma ay kasama sa mga malalaking mga kasalanan. Okay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng maigpit na babala para sa mga taong nagpapala ng Salat ng Juma. Sinabi niya, magsitigil kayo ang mga grupo na nagpapabaya ng Salatul Juma, at kung hindi ay sasaraduhan ni Allah ang inyong mga puso at kayo maging kabilang sa mga taong pabaya. So ibig sabihin, pag pinabayaan ng Salatul Juma mo, at ito yung umabot ng tatlong araw na sunod-sunod, na walang kadahilanan, walang katanggap-tanggap na kadahilanan, ibig sabihin, mababilang ka sa mga taong mga pabaya at sasaraduhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso mo. Sasaraduhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso mo. So sa mga kapatid ng mga bagong Muslim, pagsikapan natin mga kapatid, pagsikapan natin na mabuo natin ang magpagsabatan ng Diyatara sa Salatul Juma. Okay. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagpaliban ng tatlong Juma sa ninang katamaran sa pagsasawa nito, ay yun nga sasaraduhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng Muslim na yun. Sinabi na tunay ni Lain ko na utusan, sinabi ng Propeta sa salam, sabi niya, tunay na inintention ko na utusan ng isang lalaki na pangunahan ang salam. Kumbaga siya magiging kapalit muna niya. Papalitan muna ang Propeta sa salam bilang imam doon sa salam. At sabi niya, pupuntahan ko ang mga bahay ng mga kalalakiang hindi nagsasala o hindi nagsasagawa ng Salatul Juma. Kasi ang Salatul Juma, hindi ba pwedeng gawin sa bahay? Saan ginagawa ang Salatul Juma? Ha? Sa palengke? Ba't ayaw niyo sumagot? Siguro nagsasagawa ng Salatul Juma kung wala kayo sa bahay, no? Saan? Sa masjid. Kaya sabi ng Prophet Mansasam, sabi niya, uutusan ko isang lalaki na pansamantalang papalit sa aking pwesto bilang imam, at pupuntahan ko ang mga bahay ng mga kalalakiang hindi nagsasagawa ng Salatul Juma. Ibig sabihin, hindi pupunta sa masjid para magsalala ng Salatul Juma. Pupunta niya at susunugin niya. At susunugin niya. Okay. Kaya, malinaw mga kapatid na ang Salatul Juma ay obligadong isagawa ito. Okay? Obligadong isagawa ito at kinakailangan, hindi lang yung tiyatawag na limang obligadong sa isang araw, kundi kasama nito ang tiyatawag na Salatul Juma. Maliban dun sa mga taong exempted sa hindi pagsasagawa ng salat. Inshallah, yun ay madidiscuss natin dito. Sino-sino yung mga exempted na hindi hindi obligado sa kanya na magsagawa ng Salatul Juma sa masjid. Okay. So nakita natin yung kitab ng mga katangian, kahigitan ng Salatul Juma, ng Yumal Juma, kasama din yung Salatul Juma. Ngayon naman, ang mga utos naman na mga gawain sa araw ng Juma. Mga utos na gawain sa araw ng Juma. Okay? Una, ang pananahimik para manginig ng
tinatawag na sermon o khutba at ang pag-iwas na mapagsalita at magkamali. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sinabi mo sa iyong kasama sa araw na, sa oras na ikaw ay nakikinig ng khutba o sermon ng imam, sa iyong sa katilin na tumahimik ka. Sabi ganun, habang imam nagbibigay ng sermon, tunay na ikaw ay nakagawa ng kamalian sa Diyos. So hindi mo pala pwedeng pagsabihan, subhanallah. Hindi mo pala pwedeng pagsabihan yung katabi mo na tumahimik ka. So nakita niya rito yung kaya nga napili itong itabik mga kapatid, dahil at least pag narinig natin ito sa kasunod na Juma, i-upload natin yung aral na makukuha natin dito. Dahil nga sa mga kapatid natin yung mga bago. Natala yung katawag na pakikinig ng khutba, isang simpleng bagay lang na uupo ka lang, makikinig, kaya wala kailang na ipag-usap, o kailang na nag-text, o kaya siguro nag-ipag-chat. Bisa, maririnig mo yung, tulog ng yung imo. Alam mo yung ito, ay video call? Lahaw, lalawan. Di ba? So, inshallah ay pagkatapos natin marinig ang mga aral dito mga kapatid, ay i-apply natin sa darating na Siratul Juma. Kung buhay pa tayo, inshallah. Okay. Pangalawa, ang pagsasagawa ng dalawang rakaat na sala bago umupo. Yung Tahiyatul Masjid. Pag-respeto sa masjid pagpasok. Okay? Kahit na sa kanyang pagpasok ay nasa kasalukuyang nagsisirmon na ang imam. Kahit na nasa kasalukuyang nagsisirmon na ang imam. Ayon kay Jabir, sinabi niya, bumasok ang isang lalaki sa masjid sa araw ng Juma habang sa oras ng salat ng Siratul Juma, habang si Propeta Muhammad sa salam ay nangangaral o nagbibigay ng kanyang sermon o khutba. Kanyang sinabi, ikaw ba ay nakapagsagawa na ng dalawang rakaat? Sabi ng lalaki, hindi pa po. Sabi niya, tumayo ka at magsagawa ka ng dalawang rakaat. Kaya pagpasok niyo sa masjid, mga kapatid, bago kayo na po, kahit nagsisipo na yung imam, magsagawa muna kayo ng dalawang rakaat na sunnah. At mas maganda na huwag nyo nang pahabain yung binibigkas yung mga aya o sura. Baka kami, bigkasin mo na yung sotul bakara. Hindi ka pa tapos na ang Siratul Juma. Di ba? At least yung maiksing sura na. Okay. Isa pang karagdahan dito mga dito na napapansin natin, yung adan. Yung pangalawang adan. Na kapag pumasok ka sa masjid at except nung itatawag yung pangalawang adan, ay inaantay pang matapos yung muatin. Ang tama dito mga kapatid, pagpasok mo sa masjid, kahit na ikaw ay, kahit na nagtatawag o itinatawag yung pangalawang panawagan yung adan, magsagawa ka na ng sunnah. Huwag mo nang antayin na matapos yung muaddin. Huwag mo nang antayin. Kasi yung pakikinig mo ng sermon, ang katumbas nito ay yung dalawang rakaat sa duhur. Eh, huwag mo nang antayin. Diretso na. Diretso na pagpasok mo, magsalawad ng dalawang rakaat sunna, habang kahit na nagtumatawag yung muaddin ng adan, tapos pagtapos mo magsalawad, ay umupo ka. Makinig ka na doon sa sermon. Ang Siratul Juma, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Siratul Juma ay itinakdang tungkulin ng bawat Muslim na isagawa ito ng sama-sama maliban sa apat. So ang Siratul, ang sinatama na Siratul Juma ay hindi ito kanya-kanyang sala. Iba yung jamaa, ibang Juma, jamaa, grupo. Juma, pangalan ng araw. Pangalan ng araw. Kaya, ang Siratul Juma ay ginagawa ito ng jamaa, hindi kanya-kanya. Maliban sa apat, sabi niya, maliban sa apat,
ano yung apat na yun? Una-una yung alipin. Siyempre yung alipin, magpapaalam siya dun sa kanyang amo. Okay? Alipin may nagmamayari. Ang babae. Ang babae, hindi siya obligadong pumunta sa umatid lang sa Latong Juma, sa masjid. Ang bata at ang may sakit. So, maliban sa apat na ito, hindi sila obligadong pumunta doon sa masjid para magsagawa ng Siratul Juma. Kanina, yung mga utos sa Siratul Juma. Ngayon naman, mga mainam na gawain sa araw ng Juma. Mga mainam na gawain. Kanina, katangian. Una, pangalawa, yung mga utos. Ngayon naman, yung mga mainam na gawain sa araw ng Juma. Okay, ito yung mga mainam na gawain sa araw ng Juma. Una, ang magbabasa ng Surah As-Sajda. Ah, Sajda. Yung kabanata 32. Sa unang rakaan. At sa pangalawang rakaan naman, yung Surah Al-Insan. Yung kabanata 76 sa Salatul Fajr. Okay? Sa Salatul Fajr. Yung tinatawag na yung Surah Sajda, yung mayroong mayroong sujud at tilawa. Mapansin niyo sana yung sasabihin na yung Allahu Akbar, tapos akala mo magrurugo na, yung pala nakasujud na, tapos Allahu Akbar tayo ulit, tapos itutuloy niyo ulit yung sana ay yung pag-reset niya. Ito yung sana kalimitan ginagawa niya sa Salatul Fajr sa unang rakaat, tapos yung pangalawang rakaat naman ay yung Salatul Insan. Pangalawa, ang pagpaparami na bati kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ano yung pagbati kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag narinig niyo ang sallallahu alaihi wasallam, ha? Ano? Ayan. Kaya nga huwag tayo maging kuripot. Kasi nagiging kuripot tayo pag narinig natin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging kuripot tayo. Kaya sabi nga ito, sabi nga, ang pinakamainam sa inyong mga araw ay ang araw ng Juma. Dito nilikha si Adam at dito rin siya binirihan ng buhay at dito rin siya araw, dito rin sa araw ng Juma ang araw ng pag-ihim ng trumpeta ng Anghel Israel. At dito rin ang malakas na sigara siyang itawagulat ng mga nilikhang nasa mga kalangitan at mga kalupaan. At sabi niya, at paramihin ninyo rito ang pagbati sa akin, sabagkat ang inyong pagbati ay ipinapakita sa akin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng kanyang mga kasamang, usuro ni Allah, paano ipapakita sa iyo ang aming mga pagbati kung sumabi na sa lupa ang iyong katawan? Ibig sabihin, pag namatay ka na. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ibig sabihin, sabi niya, ibig sabihin ko lang sabi yung naman nila. Sabi niya, tunay na si Allah ang nagbawal sa lupa na huwag kainin ang katawan ng mga subo alayhi wassalatu wassalam. So, yung mga katawan ng mga subo ay hindi pala ito kinakain ng lupa. Hindi sila naatnas. Okay, pangatlong marunong nagawa sa araw ng Juma, ang pagbabasa ng Suratul Kahf, yung chapter 18, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang bumasa ng Suratul Kahf sa araw ng Juma, ay liliwanagan sa kanya ang pangitan ng dalawang Juma. Ang pangitan ng dalawang Juma. Pang-apat na mainam na gawain, paligo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit ang araw ng Juma sa isa sa inyo ay maligo siya. Ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maligo sa araw ng Juma na kung saan ito ay
pagpipilian at hindi sa pinitan. At ang patuloy rito ay ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsagawa ng wudu sa araw ng Juma, sa pamamagitan nito ay pagpapalain siya, at sino man ang maligo, ang paliligo ay mas mainam. So, yung paliligo sa araw ng Juma ay hindi siya wajib. Hindi siya obligado. Kundi ito ay mataas na sunna. Okay. Panglima, mga gawain, kumain na gawain, paggamit ng siwak at pabango. Paggamit ng siwak at pabango. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paliligo sa aming Juma ay dapat isagawa ng lahat na mula sa tamang gulang, ganun rin ang paggamit ng siwak at pabango sa lalaki sa abot ng kanyang mga kaya. Sa lalaki ang inuutos ng gawain ng pabango, hindi sa babae kung lalabas siya, pero kung nasa bahay lang siya, pwedeng gumamit ng babae, basta sa kasama niya may asawa. Pero kapag lalabas ang babae, hindi siya pwedeng gumamit ng pabango. Okay. Yung mga walang pabango, may pabango ko doon ha. Marami. Kaya next Friday, punta kayo sa akin sa bahay ko na sa masjid, dahil muna kayo. Okay. Pang-anin, magsuot ng pinamahandang damit na mayroon. Magsuot ng pinakamagandang damit na mayroon. Sinabi ng Propeta Muhammad sa lalasandan, sino man ang naligo sa araw ng Juma at gumamit ng pabango, kung mayroon siya, at isinuot ang pinakamagandang damit at pagkatapos ay lumabas ng mahinaon na paglalakad hanggang sa mga ring sa masjid, at pagkatapos ay nagsagawa ng sunna na sala, kung magagawa niya at hindi mangambara ng mga nakaupo na nauna sa kanya, at pagkatapos ay nanahimik hanggang sa naisagawa ang Salatul Juma, magiging kapatawaran ito sa kanya para sa nagawa niyang kasalanan sa pagitan ng dalawang Juma. Okay, sinabi pa ng Propeta sa salam, mas mainam kung makakayang magkaroon ng dalawang damit para sa Salatul Juma lamang o sa araw ng Juma lamang, bukod sa damit na pangtrabaho at bukod sa damit ng pantulog. Okay, isang araw sa ating mga kapatid. Kasi yung minsan, kung ano yung sinunod mo ng matulog, yun na rin ang pagising mo, magmumuto ka, diretso ng sala. Minsan din natin napapalitan na. So, ang sabi rito, sa hadith ni Propeta sa salam, hindi naman siya wajib. Mas mainam kung mayroong dalawang damit na nakabukod na ito ay pang special lang sa Salatul Juma o sa araw ng Juma. Kasi sa Salatul Juma, sabihin, magsasala ka, harap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So iba yung damit mo doon kung pinaghahandaan mo ang magandang damit mo o isusuot mo na damit sa pagharap mo sa employer mo, bakit hindi mo paghandaan ang damit o magandang damit na isusuot mo naman pagharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Actually, hindi lang Salatul Juma, every salah. Every salah. Kung makakayari, kung meron tayong kakayanan. Pero kung wala tayong kakayanan na magkaroon ng bukod na damit, bukod na damit, ay hanggang doon na tayo. Merong kwento sa mga sahaba, nakalimutan ko yung pangalan ng sahaba, na isa sa mga reklamo sa kanya nung siya ay pinadala sa isang lugar na pamunuan ang grupo ng mga Muslim sa lugar na yon, at nagkaroon ng tatlong reklamo sa kanya yung mga nasasakupan niya. At isa sa mga reklamo nila, na sabi niya, mayroong isang araw, tingnan niya, isang leader na itinalaga ng Propeta sa salam mula sa kanyang mga sahaba. Mayroong isang, sabi ng ang reklamo ng mga tao na nasasakupan niya, kumbaga siya ang amir. So yung reklamo ay nakarating sa Propeta sa salam. Ngayon, tatlo yun. Pero ang isang reklamo nila ay yung mayroong isang araw na hindi siya lumalabas para harapin ang kanyang mga nasasakupan. So tinanong siya ng Propeta sa salam, sabi niya, sabi niya, totoo ba na mayroong isang araw sa labing isang linggo na hindi ka lumalabas para harapin ang reklamo o problema ng mga nasasakupan mo? Sabi niya, totoo yan, ya Rasulullah. Sabi niya, so bakit? Sabi niya lang, kasi sabi niya, iisa lang ang damit ko. Pag nilabhan ko ito, wala na akong maisusot. Inaantay ko pang matuyo, nang sa ganon ay meron akong maisusot buli. Isang leader, sahaba,
Tingnan niyo kung gaano sila mapagpakumbaba. Ngayon, nasaan ngayon yung mga leader? Yan ang tanong. Okay. Pangpito. Ang maagang, ang pangpitong mangilim na gawain sa yung Adyuma, ang maagang pagpunta sa masjid. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naligo sa araw ng Juma na tulad ng pamanang paliligo ng janaba at pumunta sa masjid sa unang oras nito ay parang nag-aaral ng isang kabilyo. Para sa ito yung biyaya na makukuha ng maagang pagpunta sa masjid, para sa nag-aaral ng isang kabilyo. At sino man ang dumating sa ikalawang oras nito ay parang nag-aaral ng isang baka. At sino man ang dumating sa ikatlong oras nito ay parang nag-aaral ng isang lalaking tupa. At sino man ang dumating sa ikaapat na oras nito ay parang nag-aaral ng isang manok. At sino man ang dumating sa ikalawang oras nito ay parang nag-aaral ng isang itlog. Eh, pabisado ito, hindi yung manok, ha? Okay. At kapag lumabas na ang imam para magbigay ng sermon, ang mga malaika, ititiklop na nila yung kanilang talaan at sila ay magsisimulang makinig din sa sermon. Kaya kung ikaw ay pumasok sa masjid na nagsimula ng mag-sermon, wala ka lang biyaya kahit itlog. Biyaya kahit itlog. Di ba? So, ugaliin natin mga kapatid ngayon, umpisa sa next Friday, ugaliin natin na bago magsimula yung sermon, nakapwesto na tayo sa masjid. At least meron tayo makuha ng biyaya. Okay? So, ang gagawin natin sa darating ng Biyernes, eksaktong alas 12, tapos lahat ang klase. Lalabas lahat, sabay-sabay tayo pumunta sa masjid. Inshallah. Kasi minsan, sa dahil sa na, ginagalahan yung mga natin yung magturo o yung may mahalagang paksain, sinasagad. Pag nag-adal na, saka pa lang magpapabreak, eh, mahuhudo pa yung iba. Nagsisiksika na sana sa hangmam, sa butuhan. Tapos magsisimula na o nagsimula na yung sermon. Wala nang biyaya. Kahit itlog lang yung maabutan natin. Masyado. Eh, kung kaya natin, hindi naman pwedeng kabilyo. Kasi sayang naman yung pag-aaral dito. Hindi rin pwedeng baka. Ay, sayang din yung pag-aaral dito, di ba? Kahit itlog lang. Inshallah. Okay? Pangwalo, maging abala sa pagbati kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At paghuli ni kay Rasul hanggang sa makalabas ang imam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naligo at pagkatapos ay pumunta sa masjid para magsagawa ng salatul juma at nagsagawa ng makakaya ng sunna na sala, okay? Yung pagpasok sa masjid at pagkatapos ng tiyatawag na salatul juma at pagkatapos ay nanahimik hanggang sa matapos ang imam sa kanyang khutba at pagkatapos ay nagsagawa ng sala kasama ng imam, patatawarin sa kanya ang nagawa niyang kasalanan sa pagitan ng dalawang juma at karagdagang pangtatlong araw. Okay, pangsiyam, ang maagang pagsasagawa ng juma kapag nawala na ang tanghaling dapat. Ang maagang pagsasagawa ng juma sa atong juma kapag nawala na ang tanghaling dapat. Sinabi ni Anas radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng salatul juma kapag ang araw ay pumarig na sa kanluran. Sinabi rin niya na maaga namin sinasagawa ang juma at kami nagtulog patas ng salat. So, pwede na palang isagawa yung salatul juma basta pumarig na ang araw sa kanluran. Hindi yung nasa silahan pa lang siya, hindi yung nasa kalagitnaan din siya, kundi pumarig na siya ng konti, pwede na isagawa yung salatul juma. Especially mga kapatid, pagbalik natin sa Pilipinas. Na, halimbawa sa lugar mo, isang maliit na masjid lang. Di ba? O kaya, misa walang masjid. Hindi ka tulad, dito sa ginagawa natin, walang problema kasi marami yung mga masjid dito. Maraming mga masjid dito. Pag nagtumawag na yung muaddin, marinig natin. Tapos misa meron pa tayong tao na sa pagitan ng yung pagitan ng unang adan sa kayong pangalawang adan. Okay? So, dito, sabihin ang araw ko natin ito, ay pwede isa lang gamit yung tanong niya sa Salatul Juma, basta pumalit na yung araw sa kanluran. Okay, pang-sampan mainam na gawain sa Juma. Ito naman sa sala. Okay,
ako murang bida, kunting na lang, kunting dis na lang. Okay, mamaya na kayo. Makinig muna kayo mga kalik kasi alam ko na ito ay kailangan natin. Okay. Pangsampo, ang pagbabasa ng Surah Al-A'la, Chapter 87 at Surah Al-Ghashiyah, Chapter 88 sa dalawang raka ng Juma. Yung first raka, Al-Fatiha saka Al-A'la at yung pangalawa raka naman ay Al-Fatiha saka Ghashiyah. Okay. Panglabing isa, sala na dalawang raka, utili apat na raka pagkatapos ng Salatul Juma. Sunna na sala na dalawang raka o apat na raka pagkatapos ng Salatul Juma. Sino man ang isinagawa ito sa masjid ay gawin itong apat na raka at sino ang isinagawa ito sa bahay ay gawin itong dalawang raka. Okay. Yung sinasabi isagawa sa bahay, dalawang rakaan sa masjid, dalawang rakaan sa bahay. Ngayon, kung gusto mong ituloy na sa masjid, apat na rakaan. Ayan. Kasi hindi na tayo pinagbawalan na magsagawa ng sala sa loob ng bahay. Dahil sabi sa atin ng Propeta sa salam, huwag niyong gawin parang libingan yung mga bahay. Iksan, pwedeng isagawa ang mga sunna na sala sa bahay. Pero ang mga fard, yung mga wajib na sala, sa masjid. Sa masjid. Okay, kanina una, yung mga katangian ng Juma. Pangalawa, yung utos sa Juma, mga utos. Pangapat, pangatlo yung tinatawag na, pangalawa yung utos, yung mga, ano yung pangatlo? Utos sa mga gaya sa Juma, pangatlo yung mga mainam na gawain sa Juma. Ngayon naman, ang mga pinagbabawal na gawain sa araw ng Juma. Mga pinagbabawal na gawain naman sa araw ng Juma. Okay? Okay. May mga gawain pinagbabawal sa araw ng Juma at kasama na rito ang mga susunod. Una, ang magbenta at mamili pagkatapos ng ikalawang adan. Ang magbenta at bumili pagkatapos ng ikalawang adan. Okay? Sinabi ng Espartara o yung mga pananampalataya kapag naipanawagan ang sala sa araw ng Juma ay agad kayong tumugon sa pagkulita kay Allah sa inyong sermon ng imam at magsagawa ng sala sa masjid at iwanin niyo ang pagtitinda sapagkat iyan ang mas mainam para sa inyo kung ito'y inyong nalalaman. So pag tumawag na yung pangalawang adan, sabi ni Juan, kung kami nagtitinda, iwan mo na. Actually, yung mas mag... Minsan kasi, minsan yung ano, yung unang panawagan na adan sa Juma, maaga. Minsan 11 o'clock pa lang, by 11:30 pa lang, meron ng adan, di ba? Yun ang first na adan. At yung pangalawang adan ay yung magsisermon na yung imam. So sabi nila na, sabi, bawal lang magbenta o mamili kapag itatawag na ang pangalawang adan. Ibig sabihin, kailangan pumasok na sa masjid, makinig ka na sa sermon ng imam. Pangalawa na ipinagbabawal. Okay, pangalawa na ipinagbabawal, ang mangambara sa mga nakaupong nanginginig habang nagbibigay ng sermon o khutbah ang imam. Halimbawa, yung tinatawag na pagpasok mo sa masjid, ay para dahil sa late ka na, may nakaupo, pag-iwalin mo yun, di ba? Kasi may maaaring nakikita niya sa loob ng masjid. Pagpasok niya, dahil wala siyang pistuhan, pag-iwalin niya yan. Para makagawa lang siya ng sala. Bawal yun, mga kapatid. Bawal yun. Kasi, inisturbo mo yun, mga nakikinig ng hukbah. Siyempre, pag ginagawa mo, wala yung konsentrasyon nila. Di ba? Nagtitignan nga nila minsan eh. So, huwag niyong gagawin yun. Okay? Sabi ko, bawal pag-iwalin ang magkatagal para upupo sa pagitan nila. Ayon kay Abdullah bin Bushrin, sinabi niya, dumating ang isang lalaki at prosahan niyang pinatabi ang mga nakaupo upang pumunta sa unahan. Habang ang Propeta Muhammad SAW ay nagbibigay ng katanong khutbah at kanyang sinabi sa lalaki. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW,
Umupo ka sapagkat nakakagambala ka sa mga tao, sapagkat ikaw ay huling dumating. Pag huli kang dumating, huwag mo lang pwedeng pumunta sa harapan. Doon ka na sa likod, kasi huli ka eh. Kung gusto mong makapunta sa harapan, pumunta ka na maaga. Bilang pagrespeto. Kaya huwag niyong gagawin niyo, mga kapatid. Yung pagpasok niyo, dahil makita niyo, gusto niyo sa harap, igagawin niyo mga tao, mali yun. Okay. Pangatlo, ang patalunin ng isang nalaya sa kanyang ng kanyang kapatid mula sa kinaupuan niya pagkatapos siya ay uupo rito. Kayo ka muna. Upo muna ako niyan. Okay. Sinabi ni Ibn Umar na ipinagbayad ng pagkatapos sa salam na patalunin ng isang lalaki ang kanyang kapatid mula sa kinaupuan niya at pagkatapos ay uupo siya rito. Itinanong ni Nabi na kasamaan ni Ibn Umar kung sa Juma walang ba'y pinagbabawal, sabi niya, sa Juma at sa iba pang mga araw. Okay. Pangapat, ang pagdidipon-dipon sa loob ng masjid bago isagawa ang salatul Juma. Pagdidipon-dipon sa loob ng masjid bago isagawa ang salatul Juma. Sabihin, kaya nagdidipon-dipon din, nag-usap-usap. Okay? Ayon sa hadith ng Prophet sallallahu sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal sa loob ng masjid na mamili, magbenta at kumanta ng mga kanta o yung tula. Yung mga, siyempre pag-gulo-gulo mo ngayon, siya may kumakanta, mamanta o kaya nagtutula. Ipinagbawal rin niya ang pagtitipon-tipon bago magsalawa ng sala sa araw ng Juma, salat ng Juma. Okay. Pangalina, pagtaas ng dalawang kamay para manalangin sa sermon ng Juma. Yung, di ba, may, sa gitna, di ba, yung first part ng khutbah, tapos magpupos yung imam, upo, maray nila tatas ng kamay. Yan. Okay? Okay. Ang pagdas ng dalawang para manalangin sa sermon ng Juma, maging siya man ay imam, umamun, yung mga malawas, balibang mun, para sa istiska, tulad na Bangil ni Anas, Ibn Malik, ay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagbati sabi niya humingi ng nagbati ba na siya ay humingi ng ulan habang siya nangangaral sa Juma at idinas niya ang kanyang dalawang kamay at idinas rin ng mga tao ang kanilang mga kamay sa kanilang pagdudua. Ito isa tiyatawag na part ng paghingi na lang yung tiyatawag na salatul istisqa. Ngayon dun sa last part ng khutbah, yung magdudua, yung nagdudua na yung imam, hindi ka lang isa, itas yung anak, kamay. Sabi mo, amin, amin. Kasi kaya yung imam eh, hindi rin nakataas yung kanyang kamay habang nagdudua, di ba? Okay. Okay, isa rin sa mga pinagbabawal sa Juma, yung pag-aayaw na, sorry, bukod tayo muna, naitatangin muna sa lahat sa yung mag-Juma ka lang mag-aayaw, no? Na hindi ito sinundan ng unang araw at hindi mo ito susundan sa sinundang araw. Kung mga special lang siya sa tiyatawag na Juma, ito ay pinagbabawal din. So kung magpapasti ka ng Juma, at least sundan mo siya ng susunod na araw. O kaya ay umpisan mo siya ng bago yung Yumul Juma. Okay, ito yung panghuli na. Kunti na lang. Sakto siya lang. Iba bang mga altunturin sa araw ng Juma, sino man ang umabot ng isang raka sa araw ng Juma ay umabot ng sala at kailangan niyang isagawa ang kulang na raka. Kulang na raka. Sabihin yung ano, sino man ang umabot ng isang raka sa araw ng Juma ay umabot ng sala at kailangan niyang isagawa ang kulang na raka. Ibig sabihin, natapos mo yung isang raka, naabutan mo ang isang raka na buo. Di ba? Naabutan mo ang pangalawang raka na buo. Okay? Ngayon, sabi na kapag naabutan mo, pag hindi mo naabutan yung pangalawang raka sa part ng ruko, ibig sabihin, nakatayo na sila, ang sasalahin mo na ay duhor na. Duhor na. Okay? Okay, pansinin nyo ito mga kapatid ha, kasi marami tayong mga kapatid na minsan nahuli. Dahil sabi nyo, sa ibang mga sala, pwede naman ano, yung
babayaran muna lang yung ano, yung kung ilang raka eh. Iba sa Juma. Iba sa Juma. Pagpasok mo sa masjid at nagsimula na magsala, naabutan mo lang kompleto yung huling raka, bayaran mo lang yung isang raka na nauna. Pero pagpasok mo sa masjid at hindi mo na naabutan yung ruko sa pangalawang raka, nakatayo na sila, magsala ka na ng duhur. Okay? Magsala ka na ng duhur. Kasi hindi mo na naabutan yung dalawang raka. Apat na sinifin naman, duhur. Wala namang duhur na dalawang maliban sa may duhur na dalawa, pero yung mga pinaiksik at saka yung tiyatawag na kumbayin. Okay. Ang paglipat ng ibang lugar mula sa kinuupan kapag siya ay natalo ng antok, sinabi ng propeta sa sasabi, kapag dinatnan ng antok ang isa sa inyo sa oras na nagsisinimon yung imam, pwede kang lumipat. Kung meron ka, malipatan kung maluwag. Pero kung siksikan na, itong ka na. Kailangan labanan mo lang yung tiyatawag na antok na. Halimbawa na maluwag yung lugar at ramdam mo yung antok, gagawin ka nun ba na, lumipat ka. At least sa paglipat mo ay magising yung diwa mo. Sino man ang hindi mula sa Salatul Juma kasama ng mga Muslim sa hinang tanggap na kadahilanan dahil sa karamdaman upang tulad nito ay kailangang magsawa siya ng Salatul Duhur. At ganyan din ang babae naglalakbay at mga nakatira sa disyento tulad ng sinabi ng Propeta sa Salam at ito ay pananaw din ng mga eskolar. Okay. Kung anong bawang hindi ka nakadalo ng Salatul Juma na may hirom namang sapat at tanggap na katahinanan, magsala ka ng duhur. Kasi tayo sabi ko, yung katulad ng mga naglalakbay sa mga babayan at yung mga nasa disyerto. Isa yung mga nasa disyerto, wala silang sa tiyatang na yung mga. Ang sino mong nasa paglalakbay ay hindi inoobligan magsala ng Salatul Juma sabagat ang propeta sa salam sa kanyang paglalakbay ay hindi nagsalawa ng Salatul Juma at nung isinagawa na ang kauliw ng Hajj na siya ay nasa Arafah. Okay, yung Hajj ng propeta sa salam, yung araw ng nung sila ay nasa Arafah, ito ay nataon na Juma. Ito ay nataon na Juma. Sabi mo lang, ang sino mga sa paglalakbay at hindi inuubigang magsala ng Salatul Juma sabagat ang Propeta sa salam ay sa kanyang paglalakbay ay hindi nagsagawa ng Salatul Juma at may sinagawa na ang kanyang Hajj na siya nasa Arafat at araw ng Juma ay nagsagawa ng sala para sa duhur at asr. Duhur at asr. At pinagsama na ito sa oras ng duhur at hindi nagsagawa ng Salatul Juma at gawin din na ito ay sinunod ng kanyang mga khulafa, yung mga khalifa at iba pang mga tulad nila. Okay? So doon, iba naman yung sitwasyon doon sa ano. Doon, ang intention doon ay doon hindi Juma. Kasi pag isinunod, hindi, Juma pa rin kasi dalawang raka pa rin eh. Hindi, kasi ang pag tayo lang nasa Arafah, sa araw ng Hajj, at ikaw nasa Arafah, ibig sabihin ang salam sa doon, ay instant na apat na raka, dalawang raka. Ganun din sa asal, instant na apat, dalawang raka. So, papaiksiin mo, at the same time, ay pagsasamahin mo siya. Unahin mo isang adan, unahin mo ang duhur, tapos isang adan, ikamat, duhur na dalawang raka, pagkatapos ikamat, asal na dalawang raka. So, hanggang dito naman tayo, inshallah, subhanakallah, humahu bihamdik, asyadon la ilaha illa anta astaghfiruka, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, meron tayong napulot na araw dito mga kapatid at may apply natin sa susunod na Juma. Okay? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.